kinat natin siya ng 45, ganun din doon sa gilid. Ayan, bali kinat din natin siya ng 45 para pag sinuksok natin dito sa may ipitan niya, hindi nakakasagabal yung bandang dulo, yung sa may pinaka endpoint nung spandrel natin. Spandrel. So, malaking bagay na kinat niyo yung dulo niyan para maipasok natin ng mas maayos. Ayan. So, naipasok na. Ganun din doon sa kabila. Ayan. So, ganun lang siya mga kamasa. No? Ganun lang siya kadali. At kung mapapansin ninyo, ayan, nakaipit na siya kaagad. So, yun yung iwas hassle na tinatawag. Bali, sa paglalagay kasi ng spandrel, mayroon at meron din tayong mga technique na tinatawag para mas mabilis yung proseso ng paggawa natin. So, no? Parang may lining kaagad, no? Ilaw pa lang yan. So, may cope yan. Tapos, may mga pin lights na nakaabang. O kaya, abang ng pin light, meron na yan. Hey, what's up mga kamasa, magandang araw sa inyo lahat. So welcome back sa ating panibagong vlog. Narito tayo ngayon sa project natin dito sa Rojas Solano Nueva Vizcaya, kung saan eto, magagawa tayo o kaya magkakabit tayo ng spandrel. So magbibigay idea ako kung paano nga ba magkabit ng spandrel. At the same time mga kamasa, kung ano yung mga materyales na kakailanganin natin. At bibigyan ko na rin kayo ng update dito sa ginagawa na natin dito mga kamasa, no? So tara! Ayan mga kamasta, no? Ito na yung parang pinaka-final day natin dito. But then may isa pa tayong trabaho dito na babalikan. Itong portion na to. Kasi hindi to na isali sa coat. Pero sabi ko kasi hindi po pwede nalagyan ng spandrel. Gawa nga nung mababa yung doon dati mga kamasta. Tsaka at the same time hindi pa napalitadahan yung biga niya. Ngayon ito yung lalagyan natin ng spandrel mga kamasta, no? So ito yung lalagyan natin ngayon. At nandito na rin yung mga materials natin. Ito yung materials natin ngayon na spandrel. Bali, ang kapal na ito mga kamasta ay 0.4 yung kapal niya mga kamasta, no? So, ito muna yung kakabit natin dito sa harap. At ang kailangan pa natin dito mga kamasta na isa ay yung ating pasha cover. Kung makikita nyo, wala pang cover yung pasha board natin. So, sabi ko nga sa iba, yung sa iba mga kamasa ginagawa nila, dinadirect nila yan, pero hindi siya po pwede o kaya hindi siya advisable na nakadirect lamang po yan. So dapat ginagamitan natin siya ng pasha cover. So yung pasha cover natin na to napakakapal. Bali 0.7 yung ginamit natin. So mas mahal to compare dun sa mga kalimitang ginagamit ng mga installer. So itong pasha cover na to, bali ang kulay na ito ay white. Parehas sila nung spandrel natin, white din yan. Tapos yung isa pa dito na gagamitin natin ay yung wall angle. Ayan. So hindi tayo gagamit ng end moldings. Bali ang pinagawa ko mga kamasa ay wall angle, na kung saan 1.5 yung lapad nito. At itong wall angle na ito mga kamasa, napakakapal din nito. 0.7 din yung ginamit natin. So napakatibay, hindi siya basta-basta nayuyupi. At the same time, ang kagandahan ng wall angle mga kamasa, mas mura siya compare sa end moldings. Isang sukat ng pasha cover natin ay kalimitan 2.45 o kaya 2.40 mga kamasta, no? Ganon din yung ating wall angle o kaya yung ating end moldings. So pare-parehas lang yung sukat niyan mga kamasta, so naka-standard lang tayo doon. Bali, yung spandrel naman natin, depende yan sa pagkakabitan ninyo. Pero ang linear meter niya mga kamasta, no, kalimitan per linear meter kasi ang usapan yan. Bali, ang presyohan pagka linear meter kasi mga kamasta ay nasa 45 pesos o kaya 55 pesos. Depende yan mga kamasta, no, sa supplier na pinanggagalingan ng ating mga supplies mga kamasta, no. May mga ibang klase din ng mga spandrel natin kung saan yung may mga butas-butas. Meron din yung mga plain talaga. So yun yung mga kalimitan din na ginagamit pagka sa mga may airbend mga kamasta. So ngayon ang gagawin natin dito, ililayout na natin to at ikakabit muna natin to bago ko ibibigyan ng update dyan sa loob ng ginagawa natin. So itong pasha board natin mga kamasta ay may sukat na 2x10. Bali ito yung pagkakapitan ng ating pasha cover. Bali yung pasha board natin ay
Naka-usli lamang siya na 4 inches mga kamusta. Pero yung pinagawa ko na fascia cover niya ay bali 5 inches yung pinagawa natin. So yung ilalagay kasi natin dito na fascia cover niya, halos naka-usli siya ng 1 inch dito. So ang unahin natin i-install dito ay yung ating fascia cover. Tapos ilalagay natin hanggang dito. So yung magiging sukat natin o kaya yung uri nung ilalagay na. So yung pamamaraan natin dito mga kamasta para sabay-sabay to. Bali, eto kasi malalagyan din to ng fascia cover. So dito natin isusunod yung spandrel natin. Kamusta no? Kung makikita nyo, ayan nakakabit na yung mga eto, yung ating fascia cover dito sa portion na to. So napakadali lang no mga kamusta, kung nakita nyo lang yon. Pinakip lang natin, then yan na yung magsisilbing pagkakapitan ng spandrel natin. Kasi kung makikita nyo, nakababa sya ng 1 inch, ayan. So yan yung nilevel natin para dun sa wall angle natin. Medyo naka-slant sya kaunti, ayan, naka-slant sya kaunti. Kasi ang sinusundan natin dito sa portion na to, ayan sa may gilid niya kung saan naka-slant kasi yan. So dapat sinabay na rin natin yon. So yun yung ginawa natin. Sinabay na natin doon. Tapos eto, nakalagay na yung wall angle natin. So pwede na natin lagay yung spandrel natin dyan. So ngayon mga kamusta, magkakabit na tayo. At mamaya habang tayo magkakabit, may ituturo akong isang bagay na mas mapapadali yung paggawa natin o paglalagay natin yung spandrel. So ngayon magkakabit muna tayo para makita ninyo mga kamusta. Nakakabit tayo ng dalawa mga kamasta no. So gamit yung 1/8 by 1/2 na blind rivets natin. So yun yung gamit natin dyan para may kabit yung spandrel natin. So dyan mga kamasta, makikita nyo yan. Ayan yung pagitan nya. Bali yan yung sa may dugtungan mga kamasta no. Bali yung paglalagay natin ng spandrel na to, kung napapansin nyo, meron siyang pag-ipitan dito. So sa may mga dulo, yan yung nagiging problema ng mga installer yan, kung bakit medyo mahirap isuksok dito sa portion na yan. So meron tayong isang tip na pamamaraan, mas mabilis yung pagsusuksok natin yan. At hindi tayo mahihirapan sa mga kanto-kanto. Kasi alam nyo naman, pagkakanto-kanto, lalo na kung ang pag-fabricate nyan mga kamasa ay sari-sariling paggugunting para ma-cut yung spandrel natin. So naiipit yung dulo. Yan, parehas na naiipit. So ngayon, itong isang spandrel natin, o kaya lahat ng spandrel natin, kinat natin yung gilid-gilid niya ng ganyan. So, kinat natin siya ng 45, ganun din doon sa gilid. Ayan, bali, kinat din natin siya ng 45. Para pag sinuksok natin dito, sa may ipitan niya, hindi nakakasagabal yung bandang dulo, yung sa may pinaka endpoint ng spandrel natin. Tapos dito sa kabila, ganun din. So, tara, suksok natin. Kung makikita nyo, hindi sagabal mga kamasa, hindi siya sagabal yung nando sa dulo. Ayan o, kung nakikita nyo, parang nakaipit siya. So hindi natin to naiwasan sa mga paglalagay ng spandrel. So malaking bagay na kinat nyo yung dulo nyan para maipasok natin ng mas maayos. Ayan, so naipasok na. Ganun din doon sa kabila. Ayan o.
So ganun lang siya mga kamas, ano, ganun lang siya kadali. At kung mapapansin ninyo, ayan, nakaipit na siya kaagad. So yun yung iwas hassle na tinatawag. Bali, sa paglalagay kasi ng spandrel, mayroon at meron din tayong mga technique na tinatawag para mas mabilis yung proseso ng paggawa natin. Ayan, pasintabi, wala tayong gloves mga kamasa na nadala, ano. At sa ngayon kasi mga kamasa, magagawa lang tayo ng tutorial para sa mga DIYers. So tara, kabit na natin. Tingnan natin. Ayan, no? Diba? Kiendong! Alinis, mga kamasta, no? Bali, dito, hindi na tayo maglalagay ng air vent natin dito. Bali, dito na lang sa portion na to, mga kamasta, kasi iisa lang din naman yan. At dito kasi, nasaraduhan naman na yan. Ayan, no? Kung makikita nyo, sarado naman na siya. So, hindi na tayo naglagay ng air vent dito. Bali, dyan na lang sa portion na yan, kung saan yung magiging air vent ng buong bahay. Kasi mayroon din naman air vent doon sa likod niya. So, eto, wag na. So, ang gagawin na lang natin dito sa portion na to, at magkakaroon tayo ng idea para yung dulo o kaya yung pinakalas na spandrel natin, hindi kayo mahihirapan kung paano natin ito ilalagay. So, dito sa portion na to, makikita nyo ito mga kamasta. No? Yan, may konting diskarte tayo dito para hindi kayo mahihirapan, lalo na pagka ganito na hindi pantay yung pader natin. So, ginawa ko dito, nagcut ako ng ito, isang walinggel, tapos tinapat ko siya na ganyan. So, dumiretso pa rin yung walinggal natin na isa. Ngayon, wala kayong mag-aaksay ng oras nyo na isusunod nyo yan para dun sa pagsunod dito sa pader na to. Ito, ikakapit na lang natin siya mga kamasta. No? Ngayon, ito, ilalagay na lang natin siya. Kasi kung nakikita nyo to, nag 45 ako dito para maging 90 degrees. Ito siya. Yan. So, konting daya na lang ang gagawin natin pagdating sa mga kantuhan kasi sabi ko nga sa inyo, may hirapan lang kayo pagkasusundan nyo yung galawan ng ating pader. So, kahit isa lang yung ilalagay nyo, kahit ito lang, tapos gagawa lang kayo ng parang 45 niya para maging 90 degrees yan, hindi na kayo may hirapan mga kamasta. So, gawin na natin yan. At the same time, ang kagandahan na ito, itong last na to, kasi maliit lang naman na to, hindi na natin kailangan itama dun sa may pader para mag-lock. Ngayon, ito na yung magiging daan niya para may lagay natin yung pinakahuling spandrel ng ating ilalagay. So tara.
So ayan mga kamasayos na, kung mapapansin nyo ito. Ayan yun, di ba? Parang ginawan talaga natin ng L, yung buo. Pero hindi po yan, nakatapal lang po yan. Bali yun yung dumiretso na walenggal na rin ng buo yan. Tapos dire-diretso na yan. Mapapansin nyo, buo na siya. Oh. Pati dito. Ayan. So ayos na. Bali dito na lang mga kamasa ito kasi. Papalitadaan pa natin to. Ganon din doon. Kasi kung makikita nyo itong level niya mga kamasa, dapat nakatapping pa tayo ng mas mataas. Kung baka kasabay dito sa may biga para may pagtatamaan siya. So papalitadaan mo na yan buo. Para bago malagyan ng spandrel, makinis na makinis to. Para hindi marumihan yung spandrel natin kung sakaling mauhuli yung palitada na ito. So ayos na mga kamasta, no? Ayan, no? So ayan, kitang kita na yung ganda niya mga kamasta, no? Ayan, lalo pag natapos dito sa portion na to. Ayan, pag napalitadaan na yan, pag nailagay na spandrel, ang ganda na, tapos mapipinturaan na tong ceiling niya. So maganda na. Mga kamasta, pasok tayo dito sa loob at bibigyan ko na rin kayo ng update. At ito na nga yung last day ng tropa dito sa paggagawa ng kisame natin. So ito yung naging design nyo lang dito sa may pinaka-living area. So, no? Parang may lining ka agad, oh. Ilaw pa lang yan. So may cove yan, tapos may mga pin lights na nakaabang. O kaya abang ng pin light, meron na yan. So yung lapad niya ito mga kamasta ay 30 cm lang yan, 30 cm, buo yan. Tapos yung drop nyan ay 18 cm lang. Ayan, so dito, plain lang din to. Ayan, nandito sila bayaw. Ito na lang yung ginagawa nila, yung portion na yan. Tapos dito sa portion na to, plain na rin to, pare-parehas lang to na plain. Ganun din dito. Ayan, tapos na rin to mga kamusta, no? Ayan, no? So nalatag na to. Ganun din dito, ito may tinatapos na lang sila, ayan si Jaren. So ayan, okay na mga kamasta, ilaw na natin para makita. Hindi ko makita si Bayaw. Ayan, meron pala si Bayaw dyan, oh. Ayan yung foreman namin, yung acting leadman. Yung leadman namin dito sa Tres Rojas, mga kamasta, dito sa Lano, no? So siya yung leadman natin dito. So okay na lahat. Ayan, okay na, ganun din dito sa CR na to. Ayan, nalatag na. Yung manual na lang ginagawa. So dito naman sa isang room, ito plain lang din to mga kamasta, nakalock na yan, may tumitira na dyan. Tapos dito naman sa isang room, ito siya. Bali ito mga kamasta, cove lang din to. Ayan, ayan. So ito yung master's bedroom mga kamasta, no? Ayan. Bali yung portion na yan, plain lang to. Tapos dito may cove na to. Pareha sila ng lapad nung sa sala. 30 cm lang din yan, 30 cm. Tapos 18 cm yung drop nya. Tapos dito, ayan, okay na rin to. Ilaw na lang ilalagay. Bali, pin light yung mga naka-program dyan mga kamasta, no? Para mas maganda tingnan. So sabi ko, mas maganda pag dalawa ilalagay doon. Tapos dito, cove light na rin. Tapos dito may pin light doon, pin light doon. Ayan. So okay na mga kamasta, no? Tapos na. Linis na si Jojo. Si Soso. Ay, si Jojo. Bukas sa bukas mga kamasta, itong tropa ni Raymar. Foreman Raymar. Oo, si Foreman. Pupunta silang, sila yung naka-schedule, pupuntang Santiago. Baliat. Ihatid natin sila mga kamasta, no? Kay Sir Dennis Bureta. Diyan sa Kabulay, Santiago, Isabela. So sa sentro yon mga kamasta, no? Konting ilang kilometro lang, mga 2 kilometers, nandun na sila sa Robinson. Diba? Napaka lapit na. Ayan, yung ginagawa na lang nila, yun na lang, yung maliit doon. Kasi ito yung hindi namin nakita na gagawin, meron pa pala dito. So yan na lang yung ginagawa ni Benster. Benster the Great. So sa ngayon, inaayos na nila yung mga gamit nila. I-prepare ulit yung mga yan para dadalhin nila bukas. So ayan mga kamusta na yan. Okay na yung aming
simpleng ginawa dito, yung seal installation natin is spandrel na lang. Bali yung portion na lang yung naiiwan, ano? Andito yung tropa natin. Bali, andyan sila. Matakot sa camera mga kamasa, lalo-lalo na yung lead man namin. Ayan, no? So, bukas na bukas, kita-kita tayo dun sa Santiago kay Sir Dennis mga kamasta. So, yung team din ni Raymar yung pupunta. Ayan, maghati tayo ng madaling araw para hindi hassle sa daan. Ayan, si Madam. So, shout out na lang kay Ma'am Gina, no? Diyan sa ibang bansa. So, ayan mga kamasa, maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, sana po nagustuhan nyo po yung aming gawa dito at sa lahat po ng mga client namin. Ayan, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye. 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 Bye.